Nagbabantayan ng dalawa. Ay, gera agad! Uy! Palaga na agad, dalawa, laban sa dalawa. Oheb dito, kalahati ang buhay. Ang ganda ng attempt dito ni Light with that jump. Napaggamit agad si Oheb daw ng sprint. Kasi yung first kill ng isang 1-1 ay sobrang delikado talaga with the pokes. I remember na upgrade pa nga yung damage output ng 1-1 sa early kasi magagamit yan, pwede ka makipagpokan. So there you go, bawas agad si Mamshu at bawas si Kelwan. Nako, medyo delikado dito ang sitwasyon on the gold lane kasi ang ganda ng combo nung Kufra and nung 1-1 kasi aside doon sa jump na meron kang slight knock-up, eh magkakaroon ng time itong si Eman, itong 1-1 na pumwesto kagad at tumama lang. Uy! Nauna si Demon kahit sa crammer daw. Susubukan ni Wise kumuha. Haji is here. Uy, andito si Haji. Hahatak siya. Mahuhuli si Light. Pero aabutan pa rin ang first blood for Haji and si Demon kahit ang delikado. Wise will secure the kill pero makakasagot naman dito si Aqua at si Eman. Okay. But dati sa trade, panalo ang Blacklist International sa trade na yun. Honestly, if you were Blacklist International, kahit wala si Wise doon, ayos lang eh. Ooh. Kasi nakakuha ka ng dalawang kills and ito yung gusto mong ma-expect mula sa Blacklist. Kailangan nila maging aggressive dahil alam nila na nasa kanila yung early game potential and yung early game damage. Yes, nakakuha si Aqua during that time ng isang kill or si Eman rather. Yun din naman yung naging magandang scenario para sa side ng RSG Philippines. Although, at gustong-gusto na ni Wise na mangyari itong type ng gameplay para sa kanya. Sinabi niya rin yan sa interview na ako naman ang kikill with assassin, T-Fight. Oh, si Edward dito mapipilitang umatras. Merong kagat mula kay Aqua. Yung turtle marireset na. Pero si Nats dito pipiliting tumakbo. Low on mana. Hindi na sila makaiipagsabayan sa palagan. But oh, Heb is coming. Magki-clear sa mid lane. So meron siyang choice dito na sumama sa team fight. Okay. Blacklist, sila ang lamang in terms of numbers. Nag-iba ng laro ang Blacklist International. Yun yung stun na meron. Sweep para dito kay Demon Kite. May Luminous Blast na naman mula kay Oh My Venus at makakukuha niya nga yung kill onto Demon Kite and Light, and that is a free turtle for Blacklist International. Nagsimula sila na si Edward yung pumupronta doon sa tatlong mga miyembro and then naghintay lang sila para makuha ka agad nitong si Haji, yung kanyang cult altar, the level 4 ultimate. And then from then on sabi nila, sige, go time na tayo, meron tayong pangalawang buhay. Dalawa ang nakitil sa RSG. Napaka magandang shift ng playstyle ang ginawa ng Blacklist sa laban na to. Kung kanina ay sustain lane tayo, farm tayo, sabi nila kailangan natin umarangkada at minute 1 use the Karina's damage and use the Uranus. This time pressured ang RSG to take this to the late game, and there you go, Edward nagpapailaw lang para makasurvive. Easy out with a consecration. Hindi naging enough pa yung damage ng RSG dito sa early game. And talagang nagagamit ng Blacklist yung kanilang advantage na kaya nilang talagang mangpo, kaya nila ditong mangmama sa bandang umpisa. Ito yung kagandahan kung meron kang Uranus sa lineup mo. Most especially ngayon na RSG, wala pa silang ganung kalaking scaling in terms of the damage na pwede nilang maibigay. So Edward talagang nanggagangster lang siya eh, dun sa base ng RSG, and umaabot na sa point na kailangan na ding tumulong ni Demon Kite na di-disrupt or na de-delay yung kanyang pagpa-farm. Kaya naman ngayon, 0-2-1, not the best position kung gusto mo makapag-scale. Kaya naman na after ng XP matchup ay lumilipat pa rin ang ating camera doon sa gold lane matchup. DHS now online for Oheb. This time RSG ang naghahabol dahil nagbago talaga ang Blacklist. Nag-aabang na lang si Venus. Tiger pace out kay Emma this time. Iba, tingnan mo yung pag-freeze lane. Grabe ginagawa ni Haji sa mid lane. Hindi binibigyan ng stocks itong si Aqua. Kasi hindi nga kita sa mapa yung members ng Blacklist. Kaya hindi siya umaangat kasi pwede siyang i-all in eh. Nag-iba, no? Naging aggressive this time ang Blacklist. Hindi sila makakapag-scale. Kung hindi natin sila bibigyan ng opportunity na mag-scale. Kaya ngayon, ito yung ginagawa nila. Focus nila si Eman. Try to chunk down the rest of the energy shields dito sa may bandang ibaba. Tapos lipat tayo sa turtle. Kuha lang tayo ng objective gaya ng nakagawian. Lipat tayo. Go back to basics. Next level turtle take. I-freeze mo at hindi yan makakapag-farm. What a call para dito sa side ng agents. Sayang yung setup dito ni Oh My Venus, pero sayang din yung flicker na nagamit ni Light dito. So wala ditong attempt ang RSG for a surprise yakap. Pero wala din, on cooldown din yung ultimate, parang nagkapalitan lang ultimate palit sa spell. Ngayon lang ako nakakita ng mid lane na walang masyadong aktibidades. Isipin mo yun, kaso yun lang. Nahuli dito si Oheb. Nagpop lang muna sila dito ng cult altar. Gugo pa rin ba sila? RSG, may choice sila na i-all in to.
since wala nga yung altar na pwedeng bitawan ng Blacklist sa team fight, pero jungler versus jungler sa gitna, si Oheb naman pwedeng abulin pero may BMI na nakaabang. Andito naman si Aqua for the backup. Pero ang ganda na nagiging response ng dalawang upo nandito, nagbabasaan lang sila. Ginamit yung bulwark para din makapag-clear si Oheb kahit sobrang low niya. Nakikita mo ngayon na every little thing dito sa laban na to ay ginugo na at kinukuha ng Blacklist. Nagmamatter yung mga ganong type ng movements. And napansin mo, itong si Aqua, usually kapag si Cillian ka, gusto mo na makapag-scale talaga, makapag-stack lang doon sa taas. Pero dahil nagkaroon ng freeze doon sa may bandang mid lane, kinailangan niya ng bumaba and mag-force ng Bats Impact and Bats Feast para na makuha yung stacks na necessary para sa kanya. Natalo nandito si Wise pero hindi matutuloy. Mukhang may clapback na gagawin ng Blacklist. Unang tumalog si Light pero una rin siyang kukunin ng Blacklist International. Ibang klase yung 4-on-4 matchup na to, pero kung titignan nyo rin yung XP matchup, nagkakat na lang talaga. Pagkabilang mundo. Pero ang gusto kong sabihin dito is Blacklist International talagang sila ang nakakuha ng advantage kasi nga Karina to eh. And this is a Sicilian and this is a 1-1 na ang daling ma-burst down. Remember, may immune system din ang Karina if ever makastack ang 1-1. So, Blacklist, tinitake nila yung opportunity na to. In addition to that, nagkakaroon din sila ng double average na setup. So, kahit papano, kahit hindi sila pumalag, ayos lang. Just take a look at Edward right now, di ba? Yeah. Nakuha niya kaagad yung ultimates ng karamihan. Dalawa sa mga miyembro ng RSG. So, ngayon, hindi sila makakahanap ng paraan para makuha yung turtle. And instead, it will go to Blacklist again. Oof. Next level mastery. Sa side ng Blacklist on their lineup, nakita nila na basa ng RSG yung ube earlier, but then again we're talking about the late game. Can RSG go to the limit? Basagin dito sa baba, nakapwesto si Light tsaka si Nats pamprotekta, pero hinahabol ngayon ni YC Aqua. Buhay pa rin naman kasi si Demon kahit pwedeng tamaan, may Numinon Blast. Kaso nga lang may step back mula kay the Queen. Lethal counter din naman ang isasagot, pero si Nats dito invisible muna sila, may conceal play, hindi natutuloy pero tagu-taguan lang muna. Tignan mo kung gaano ka-discipline ng Royalty this time. Hindi rin sila pumipersa ng team fights, alam nila yung win condition and they know their roles. Minion equilibrium dapat sa atin ng makuha. And with this, hindi rin nakakapag-farm masyado ang RSG. Sila ngayon yung nagtitipid ng skill. Kanina, RSG yung gumagawa nun. But this time around, Blacklist International, minamaximize nila yan. Sugod agad! Magugo agad sila mula doon sa altar. Si Emma Jaybla na lang. Pero isa lang unang Art of Thievery para nakawin ang buhay. Ngayon ay magtutuloy-tuloy na sa pagkuha ng mga miyembro. Pero yung Blacklist International, sobrang disiplinado. Right after that kill, control lang muna, hindi muna nila ipipilit. And si Edward ngayon ay sumusugod na the role a player, kung anong kailangan ng team, yun ang role ko. Meanwhile, Light papasok, kalate ang ginabuhay. Hindi magiging successful yung attempt niya na makaset up. Magagamit niya yung flicker para magbamba out. May minions pa natitira, may lethal counter pang clear. May falling star moon mula dito kay Nat. Sahabulin niya si Haji kaso may tali. Pero tatama muna sa pader. Ngayon sobrang tapang na nila kaso si Wise. Sobrang sakit na pag pumasok pero itutuloy pa rin ni Demon kahit ikot-ikot lang. Hindi pa rin sila dito makasabay. Gusto sana nilang maagawa ng paraan para makapick off ng isa sa mga members. But unfortunately, nagsimula kasi yun doon sa may orange objective. Nakuha ni Wise yun during that time na iwan. Nagutome itong si Demon kahit sa pagkuha ng kanyang sariling objective. And at that point, hindi niya alam kung susugod ba siya o babalik. Kung meron ba siyang damage o kukulangin ba. Kasi ngayon itong si Edward, siya ngayon yung pumapasok sa loob ng base ng RSG. Malalim ba si Edward dito, Dong? Tingnan mo, pauwi na! Malalim ba si Edward dito, Dong? Can Edward survive this? Mukhang hindi na. Just creating space to take the Lord. Just in time. Grabe yung ginawa ni Edward doon. Buy time lang muna. Kala ng RSG, naligaw lang dito si Edward, hindi dito yung bahay mo. Yun yung nagiging problema kapag, alam mo na eh, na medyo hirap ang RSG to actually burst one hero down. Correct. Lalo na ngayon, na kailangan nila ng tatlong members just to be able to take a single hero out. And that just goes to show na itong si Uranus or itong si Edward ay nagpapakita talaga na alam niya na siya yung may kalamangan in terms of the defensive items na meron siya. And ngayon, itong Blacklist International, pasugod, gustong makakuha ng inhibitor turrets. The mastery of the macro play and the mastery ng punish. Yun yung nagdala din sa Blacklist sa kanila mga championship reigns. Nag-conceal sila tapos may altar. Pumasok si Haji. Flicker in para makahatak. Tapos si Oheb naman. Make it do well.
Ito na ang oras niya, dalawa. Mauhuli. Tapos buhay pa rin siya. Si Demon kahit ay babagsak na, nuts na lang mag-isa. May ball. Lord pa silang kasama. Bumang ito na ngayon. Ibabasa pa ang bola. Nuts still buying some time, but Blacklist International. Mukhang papasukin na yung base. They will force a game number 3. Just wow again.